Hindi agad nakasagot si Elena. Sigurado siyang hindi niya mapipigilan ang kanyang sarili kapag nakaamoy na siya ng sanggol sa sinapupunan. Mabuti na lang at biglang nakisabat si Aling Ason sa usapan. Mawalang galang na Fred Iho. Hindi naman sa gusto kong maging kontrabida sa plano mo. Kaya lang, marami kasing tao sa susunod na linggo. May mga promo kami at kailangan ko ng tulong ni Elena doon. Isa pa, bago pa lang siya at hindi ko pa pwedeng bigyan ng leave. Sana maintindihan mo, Iho. Pasensya ka na, Fred. Siguro sa ibang pagkakataon na lang. Wika ni Elena na nakahinga ng maluwag. Salamat kay Aling Ason. Bagamat nalungkot, ay naintindihan naman ito ng binata. Nagpatuloy sila sa pagkain at kwentuhan hanggang sa magsiuwian na ang mga bisita. Matapos ihatid ni Fred ang mga magulang, ay inihatid din niya si Elena sa kanyang tinutuluyan sa bayan. Fred, kailan ka ba pupunta ng San Isidro? Sa makalawa siguro, Elena. Malulungkot ako dahil hindi kita makakasama. Pero naintindihan kita. Salamat. Gaano ka katagal mawawala? Mga isang linggo siguro. Bakit? Mamimiss mo ako, no? Huwag ka mag-alala. Babalik naman ako kaagad. Saka lagi akong tatawag sa'yo. Muling nakaramdam ng init sa kanyang tiyan si Elena. Napatingin siya sa kanyang relo. Alas 10:49. Sige na, Fred. Gabi na. Umuwi ka na at babiyahe ka pa. Isang oras pagkatapos umalis ni Fred, ay tuluyan na ngang nagbago ng anyo si Elena na halos masira na ang pinto sa pagmamadaling lumabas. Napagdiskitahan niya ang isang meat shop sa di kalayuan. Agad niyang hinalukay ang basurahan at naghanap ng plastic na maisusuot sa kanyang ulo. Pagkatapos ay kumuha siya ng bato at binasag ang bintana sa likod. Doon siya dumaan at pinapak ang lahat ng mahawakang karne at atay. Matapos nito ay dali-dali siyang umalis at bumalik sa kanyang tinutuluyan. Tinanggal niya ang plastic saka siya naligo bago matulog. Kinabukasan ay nagkakagulo ang mga tao na nagkumpulan sa labas ng meat shop. May mga pulis din na kumukuha ng ebidensya at nag-iimbestiga. Nagkalat ang mga laman ng hayop sa sahig, basag ang bintana, pero maliban dito ay wala namang nawawalang gamit at pera. Kaya talagang palaisipan sa may-ari at mga pulis ang motibo ng ginawang panluloob. Habang naglilinis ng counter si Elena, ay siya namang dating ni Aling Ason. Magandang umaga po, Aling Ason. Magandang umaga naman, Elena. Ay, ang daming tao dun sa meat shop. Ang traffic tuloy. Natigilan si Elena sa pagpupunas nang maalala niya ang kanyang ginawa kagabi. Ano daw pong meron? Kabadong tanong ng dalaga. May nanloob daw at kumain ng panindang karne. Pero ang pagkakadinig ko ay hindi naman nagnakaw ng pera. Baka pusa lang o asong nakapasok. Siguro nga. Ay, pakitulungan na nga akong ilagay itong mga to sa kusina.
Kinagabihan ay sinundo siya ni Fred at inaya si Elena para kumain sa labas. Habang naglalakad ay narinig nila ang ilang mga tao na pinag-uusapan ang nangyaring panloloob sa meat shop. Babae daw yun ng loob base sa camera. Grabe, baka walang makain kaya kumuha ng karne. Hindi na nakapagpigil si Elena at lumapit siya sa grupo ng taong nag-uusap. Nabalitaan ko din po yung nangyari. Diyan lang po ako sa milk tea shop nagkatrabaho. Nakilala po ba kung sino yung babae ng loob? Hindi. Pagkakaalam ko, nakasuot daw ng supot. Matalino din ano? Basta, ang nakita daw ay kumuha ng mga karne tapos nagpunta sa likod. Ah, ang importante naman po, hindi naman po nagnakaw ng pera, hindi ba? Tanong ni Elena. Paano mo naman nalaman na hindi nagnakaw? At kailan ka pa naging interesado sa mga chismis? Sinabi ni Aling Ason kaninang umaga. Nagpunta ata siya dun kanina. Hindi naman chismis yun, Fred. Kailangan din natin maging sigurado. Tama. Kailangan pa rin mag-ingat. Sunod-sunod ang mga nawawala at pinapatay dito sa San Bartolome. Saad ng isa pang ali. Nagpatuloy sa paglalakad ang dalawa hanggang makarating na sila sa apartment. Siya nga pala, Elena. Alas 7 ang alis ko bukas patungo San Isidro. Basta, lagi kang mag-iingat at huwag kang magpapagabi sa daan. Pangako, babalik ka agad ako next week. Nagdaan ang ilang araw at hindi muna lumabas tuwing hating gabi si Elena. Sa halip ay bumili na lang ito at nag-imbak ng sariwang karne mula sa grocery. Hindi naman pumapalya ng tawag si Fred upang kamustahin ang dalaga. Ngunit hindi inasahan ni Elena ang kanyang magiging bisita kinabukasan. Nagpa siyang sumama si Ivy kay Fred pabalik ng San Bartolome kasama ang pamilya nito. Walang pagsidla lang tuwa mula kay Aling Vicky nang makita ang kanyang apo. Agad nitong niyakap ang anak na si Ivy. Vicky! Andito na ako! Maluha-luha at emosyonal naman si Mang Ador nang makita ang anak na si Ivy. Kinagabihan ay nagtungo ang dalawang magkapatid sa milk tea shop sa bayan. Tamang-tama ang paglabas ni Elena. Tumayo si Fred at lumapit at ipinakilala si Ivy. Mabilis ang tibok ng puso ni Elena. Namumuo ang laway nito at iniiwasang mapatingin sa tiyan ng buntis na si Ivy. Dahil ilang araw nang hindi nakakakain ng tao, ay mas lalo pang tumindi ang pagnanais nitong atakihin ang buntis. Kinurot niya ang sarili at labis na nagpigil. Ikinagagala kong makilala ka. Madalas kang ikwento sa akin ni Kuya. Totoo nga. Napakaganda mo, Elena. Nakangiting wika ni Ivy. Lumapit na si Elena at nakipagkamay upang hindi mahalata. Hello, Ivy. Masaya rin ako makilala ka. Buti nakadalaw ka dito. Oo. Matagal-tagal na rin kasi akong hindi nakakabisita sa amin. Saka naintriga talaga ako sa'yo. Masayang-masaya si Fred na makitang nag-uusap ang dalawa sa pinaka-importanting babae sa buhay niya.
bukod sa kanyang ina. Dahil nagluto at naghanda si Aling Vicky, ay nagtungo sila sa bahay nila Fred. Habang kumakain, ay hindi maiwasan mapatingin ni Elena sa sinapupunan ni Ivy. Ivy, ilang buwan na yan? Eto ba? Maglilimang buwan na? Halika, hawakan mo. Wika ni Ivy na kinuha ang kanang kamay ni Elena at inilagay sa tiyan nito. Lalong sumidhi ang pagnanais na kumain ng tao ni Elena. Nangingilid na ang laway sa kanyang bibig. Nanginginig na ang kanyang pakiramdam at anumang oras ay baka hindi niya mapigilan at lumabas ang pagiging aswang nito. Agad niyang inalis ang kamay, saka ngumiti. Okay ka lang ba? Ginamit na iyon na pagkakataon ni Elena para makauwi. Nagdahilan ito na sumakit bigla ang kanyang ulo, kaya matapos magpaalam ay inihatid na ito ni Fred. Sa patuloy na paglalim ng gabi ay mas lalong hindi mapakali si Elena. Kanina pa siya nangunguyakoy at paparit-parito sa kwarto. Hindi niya na kaya. Kailangan niyang bumalik kila Fred. Mabilis siyang nag-ibang anyo at nagpasalin-salin sa mga puno hanggang marating ang bahay nila Fred. Sinipag ito ni Elena at maingat na umakyat sa may bubungan. Pilit na hinahanap at sinusundan ang amoy ng sanggol. Ilang minuto pa ang nakalipas ay sa wakas, nakita niya mula sa siwang sa bubong ang nakahigang si Ivy. Samantala, dahil naninibago, ay hindi kaagad nakatulog ang buntis. Hanggang sa muli niyang pag-iba ng pwesto, ay napatingin siya sa may bubungan. Nakita niya ang mapupulang mata ng aswang na nakatitig sa kanya. Bahagya lang nakalawit ang dila nito, kaya nagsisigaw na si Ivy habang ginigising ang kanyang asawa. Agad naman itong narinig nila Fred at Mang Ador habang tinuturo ni Ivy ang bubungan. Wala na ang nakasilip na si Elena, ngunit nakarinig sila ng mga kalabog at kaluskos sa bubungan. Matapang na lumabas sila Fred at nakita ang pagtakbo ng isang malaking aso patungo sa kabukiran. Sinubukan nila itong habulin, ngunit sadyang matulin ang pagtakbo ng aso, kaya mabilis itong nawala sa kanilang paningin. Kinakabahan si Mang Ador, na ngayon ay nakatitiyak na may aswang sa San Bartolome. Ang tanong ay kung sino kaya ito. Bigla niyang naalala yung nangyari sa plaza ilang dekada na ang nakakalipas. Posible kayang nagbalik ang angkan ni Magdalena? Hinihingal naman ang nagbalik anyo na si Elena na muling nagtago sa ilalim ng balon. Muntika na siya doon. Magpapalipas muna siya ng ilang oras bago bumalik sa bayan.